Ayan. Tara. Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots! Masaya tayo today. Kita niyo naman to. So, na-post ko to sa Facebook at maraming medyo na-atat. Nagtanong talaga kung ano laman. Ayan. So, ako rin syempre atat ako. Masaya rin ako. So, tara. Nagpadala. Pinadalhan ako. Gets? So, pinadalhan tayo ng Ako Gear. Walang S. PH. Okay? So, sa Shopee, yun yung pangalan nila. So, Ako gear.ph. So, yun. Yung mga taga ako, dun. Hindi ko alam. Hong Kong ata sila eh. Not so sure. So, tara. Buksan na natin para malaman natin kung anong regalo nila sa akin sa birthday ko. Diba? Yan! Keyboard! Oh, medyo mabigat ah. So, una ang 3098. Okay. Hot swap. Tapos, coiled keyboard cable. Okay, yan. So, Starfish switches. Matcha green switches. Aray ko po. Jelly black switches. Last two, press blue, isang jelly blue, tsaka ocean blue. Okay, so ayan. Ayan, so anong gusto nyo unahin ko? Siyempre yung keyboard, di ba? Pero yung keyboard nga ang unahin natin, sige. So hindi ko sure kung anong exact model na ito dahil dalawa ang 3098 nila. So 3098 multi-modes. ASA black and gold. Okay, so yun yung keycaps. ASA yung profile. Ayan. So, ayan. Anong pa ba nakasulat? Jelly pink. Jelly pink switches. So, linear yan. Sa alam ko. Game. At saka hot swappable version ito. Ba't baliktad? Basta baliktad siya. Ganda. Ang ganda ng box niya. So, marami pala sa inyo familiar eh, no? Kasi ako hindi ako masyado familiar sa ako. Lately lang. Kasi yun nga, mas matunog na siya sa mechanical keyboard world natin. Lah. Okay, extra set of keycaps. Para saan ba to? With keycap puller. Ayan. So, ito yung detachable niya. So, pure black lang naman siya. So, nabanggit sa akin ng ako na bago daw to. Ito yung bagong design ng 3098 nila. So, yung keycap siguro yung tinutukoy nilang bago. Hindi ko lang sure kung bago ba yung model ng keyboard. Pero, nasabi nila bago daw to. So, para sa mga may alam, comment down below na lang. Yun. Ayan. So, may kasamang dongle. Bakit purple? Okay. So, sinadya ko rin talaga na purple ang suot ko dahil purple ang theme ng ako. Ayan. May manual. So, 3098B. Okay. So, ayan. So, 3098B nakita ko sa shop nila is around 5,299. So, tingnan nyo na lang. Baka pag sa 11.11 mag-sale pa sila. Or kahit hindi 11.11. Diba? Mag-sale lang rin talaga sila. So, secured naman yung packaging nila, no? Hindi tulad nung isa. Wink, wink, wink. So, hindi ko sure kung napanood nyo yan. Pero, ito na ang keyboard. Mabigat-bigat siya. So, nakita ako parang 96%. Ang ganda! So, ano bang specs ng keyboard na to? So, 98 keys daw siya. Nakasulat sa Shopee nila. PBT, double shot keycaps, multi-mode, so may Bluetooth, wireless 2.4 GHz, at saka wired mode. Okay? So, wireless rin yung Bluetooth. Di ko lang nasabi wireless. Okay?
Wow. Tapos, ako CS switches to. Itong specifically, itong model. Alam ko yung, meron silang 3098N. Iba yung switches nila dun. So, mas mahal pa yun. So, ito yung mga custom switches nila. Ayan. So, meron dito sa likod. Ang ganda ng likod, oh. No? Ganda pag mamahalin yung keyboard, no? So, Mac, USB, at saka Windows. So, ano ibig sabihin? USB? Pag wired mode, nasa USB. Pag wireless mode, so pipili ka, Mac or Windows. Ganun siguro yun. Tapos, may kickstand sa likod. Double layer. Ayan. May mababa, may mas matangkad. Matindi ah, oh. Oh, tinig nyo yung snap. Diba? Ganda. Ganda ng likod. Yeah. Siyempre, ako, knowing me, dapat nakataas yan. Ganda, maganda. Ang ganda nung ano niya, ang astig tingnan. Yung gold niya, yung ano lang pala, Legends, no? Tapos black and gray yung ano niya, shade. Ganda na itsura. Tapos, ang profile nila, tulad na nasabi ko kanina, is ASA profile. So, yung keycaps niya, ASA, alam ko ang SA meaning is spherical. Huh? English ulit. Spherical. Ganda, di ba? So, spherical all rows. Yun daw yung meaning nun. Nag-research na ako bago pa ito dumating. Tapos, yung A, siguro ako. Hindi ko alam. ASA kasi, di ba? So, ang SA kasi standard yan. So, spherical all rows. So, ang ASA naman, ito yung custom made ng ako. Ginaya nila yung spherical, pero yung height niya, height ng mga keycaps, tinulad nila sa OEM or sa Cherry. So, medyo matalino yun, di ba? Kasi ang tangkad ng SA, nakita ko sa internet, matangkad ang SA, ang taas niya. Tapos, so ginaya niya yung pinaka-common na height, which is yung OEM or Cherry. Diba? So, may sense naman. Eh, gusto nila yung spherical. Kinuha lang nila yung spherical shape sa SA. Tapos yung height, kinuha nila sa most common. Diba? Matalim sila. Ayan, so dito mukhang may notification lights. Tatlo. Ganda, ganda. Mabigat siya, actually. Mabigat talaga siya. Siguro mga nasa lagpas 1 kilo to. Ewan ko. Bihira kasi ako sa palengke. Hindi ako masyado bumibili. So, hindi ko alam kilohan dito. So, tara. Typing test muna tayo. Typing sounds pala. Okay, so sa initial typing test ko, parang pansin ko yung stabs. Oh, hindi siya ganun ka-bouncy. Parang naiipit. So, feel ko pre-lube na to. Tama ba? Tingnan natin. Tingnan natin yung stabs. Ayun, malube siya. Heavily lube siya. Kahit mismong stems, talagang makikita mo may lube pa rin siya. Sa paligid ng stems, ha? Hindi yung mismong stem, kundi yung parang, di ba, may cross. Tapos manipis yung cross. Tapos medyo malapad na yung part ng stem. Yan, makita mo talaga may lubing. Kaya medyo pagpindot ko dun sa mga may stubs, di siya agad-agad, ano, maangat. Mabagal. Dahil sa lube. Parang siguro medyo nasobrahan ng konti. Kita ba? Kaya niya sana. Ayan. Pero pwede na. Ayan, makita mo. Wow! Kita niyo yung keycaps? Color yellow. Gold pala. Black gold kasi. So, hindi siya yung basta-basta ano lang. Ah, o sa bagay. Kasi kung double shot mo to, ang ganda. Ang ganda ng pagkakagawa nila. Alam mo yung mukha siyang na laser etch? Pero ano yan? Double shot yan? Oo nga, hindi ko napansin. Ang ganda, ang ganda. Ang ganda ng keycaps nila.
parang first time ko na ano, na alam mo yun, mukha siyang ABS na laser edge, pero hindi. Double siya. Oo nga naman, kasi yun nga, nakikita nyo na yellow or gold yung legends niya. So malamang, yung ilalim niya, yung double shot niya, yellow rin or gold, di ba? Oo nga, hindi ko naisip yun, no? Kasi di ba, sanay tayo sa ano, clear. Clear ang itsura. So usually, yung nasa ilalim niya, pag double shot, clear yung plastic sa ilalim. Di ba? So, iba, ito na, medyo lumilevel up tayo. Medyo big time yung nagpadala sa atin. Maganda yung gawa. Pero kung isipin nyo, for 5,000 pesos, medyo mura pa rin siya. Kasi syempre, di ba yung mga big brands ngayon, like yung other brands, wag na natin banggitin, na nasa around 10,000 na sila. Di ba? So, lagpas. Lagpas ah. So, di ba? Hindi pa hot swap yun. Ito hot swappable. 5 pins. 5 pins. So, customizability mo medyo malawak. Marami. So, yun. So, kung isipin mo, hindi siya budget dahil sa presyo niya, pero budget na siya kumpara sa iba. Di ba? Sa features niya, medyo budget na siya. Pero, gets ko naman talaga, di ba? Tulad ng sinabi ko, 5,000 is a lot of money pa rin naman. Pero, malay nyo, Christmas naman, di ba? Tsaka maraming colorway to. So, ito lang yung bagon. Alam ko dati, meron silang Lakers, di ba? So, balik na NBA. So, pero medyo, Lakers ngayon, sorry, Golden State ako. Bandwagon ako dati. Galing, galing ni Curry. Yan, pati yung Kika puller niya, may ako na ano, na logo nila. Ganda, ang ganda ng gawa nila, oh. Pati yung, actually, yung dangle nila. Yan, oh, tingnan nyo yung dangle, oh. May ako pa rin, oh. Ganda. Tapos may extra, ano pa, keycaps. So, ito pala yung gold na colorway, di ba? So, andito yung gold. So, pwede pa rin maging gold to. Tapos makita nyo yung mga keycaps na dito sa extra spare na keycaps is itim na yung ilalim. Kasi nga, syempre, yung legend mo is itim na. Ewan ko, amazed ako sa totoo lang. Tara, pailawin muna natin bago natin tingnan yung ibang mga pinadala sa akin. Bilis ah, nakailaw na kagad ah. Ganda oh. Actually, nakatry na ako ng mga SA keycaps ata. Meron kasi sa Ajaz, natry ko lang yung parang classic looking nila. Hindi ko matandaan kung anong model number. Pero, natry ko na. Nahirapan ako sobra. Actually, ngayon, ito, parang hindi naman ako nahirapan kasi yung SA nga, hindi same sa height ng OEM or Cherry profile. So, nahirapan ako nun na-try ko. So, ito, okay naman siya. Wala masyadong change. Maganda lang sa paningin mo dahil medyo spherical nga yung mga profile ng keycaps. Medyo maganda siya tingnan. Ewan ko, hindi, siguro hindi lang sanay. Diba? Kaya, medyo bago, siguro pag nasanay ka, magiging normal na siya, di ba? Ganun naman talaga tayo. So, makita nyo dito yung notification lights niya. Ah, ganda, oh. Oh. Ganda siya, ilaw lang. Hindi ko lang alam kung nag-exaggerate ako na masaya ako. Kasi, syempre, libre. So, hindi ko alam yung, kung ano yung nasa gitna ng notification light. Hindi siya caps lock. Okay, next. Dito muna tayo sa coil cable. Buksan lang natin. Oh, ganda oh. So marami silang colorway dito. So ang pinili ko is yung midnight black. Midnight. Okay. So ang midnight, ito ang combination niya. So aviator coil cables pala to. So aviator yung anong tawag dun? Yung parang pang-lock nila. Locking mechanism sa isa't isa. So, ito. Andito yung coil. Ito yung coil part. Ito yung straight na part. Okay. Ayan. Ganda nung end niya. Oh, bakal. Medyo ginto yung ano niya. USB type A. Ganda. Ganda, ganda. Oh. Ayan. Oh. Tapos ito yung aviator part. Yan.
Ganito daw yun yung mga naglalock. Ayan, so aswan na siya. Material niya is TPE material. So alam ko ang TPE, parang ibig sabihin nun, plastic at saka rubber, parang pinag-combine, ganyan. Ganun yung, ito yung ikalalabasan. Tapos, nakasulat rin dun na 1.7 meters ang total na haba niya. Di ko sure kung pag hinatak mo to, kasama yung 1.7 meters. Pero sana naman hindi, kasi kung hindi, nonsense na na nag-coiled cable ka pa, di ba? So, most likely, simula dito, hanggang sa dulo, hanggang sa USB Type A, yun yung 1.7. Sana. Ay, actually, pwede mo to, pero kasamang naka-coiled siya. So, buo to, habang naka-coiled, 1.7 meters. Ayan. So, maganda naman, no? Diba? Ang ganda ng halo niya. Ang pastel. Diba? Pastel yung color. So, ang alam ko, dapat iwasan nyo na lang na i-stretch yung cable. Kasi syempre, hindi naman siya yung bumabalik na material. So, pag na-stretch mo yan, most likely, mababatak mo na talaga siya. Mawawala yung pagiging coil niya. So, nonsense na, diba? So, kasi yung usually, alam ko, mahal ang coiled cables, lalo na pag handmade. So, ito nasa around 650 pesos lang. 640 something, mga ganon. So, pwede na siya para sa, ano, pag yun nga, pag medyo beginner ka pa lang. Kasi ako, actually, hindi ako beginner. Parang super noob ako. Hindi counted as beginner. Beginner kasi parang medyo may knowledge ka na eh. Ako wala pa ako. Nagsisimula pa lang tayo. At dito tayo magsisimula sa ako. Thank you to Ako PH. Lalo na dun sa kausap ko, si Ying Chang. Tama ba? Hindi ko alam kung na-murder ko yung pangalan niya. So next, ito na. Lastly. Hindi pala next. Lastly, ang mga switches. Okay? So ang matcha green is linear. Linear to. Operating force of 50 gram force. Total travel of 4 mm. Pre-travel 1.9 mm. So, ayan. Tara. So, linear to. Ito ating pinaka-basic nila. Ayan. Ang ganda. Oh. Paano to? Wow! Diba? Parang mga candy at chocolate. Ganda ng presentation. Paano ba? Yun, oh. Ganda, oh. Sunod is yung ocean blue. Okay, so ocean blue is tactile. 36 gram force lang ang end force niya. So medyo ano to, mabilis mapindot. 4 mm rin ang total travel at saka pre-travel is 1.9 mm. Yan. Ganda. Ayan, sumama. Oh, iba feeling niya. Actually, second tactile switch ko lang to. Kasi ang unang na-try ko, yung sa Juano Browns. Mas feel mo to. Kaya sabi ko, kasi dun sa Juano Browns, sabi ko, halos wala. Halos walang feedback. E, tactile rin yun. So, alam mo yun, parang walang sense for me last time na bakit ka pa magta-tactile kung halos wala. Ngayon gets ko na, baka mas maganda yung pagkakagawa nito. Oh. Kasi sa cherry rin eh, meron akong trial dito sa mga cherry. Halos wala eh. Parang siyang sumisipa kasi, pabalik. Hindi siya yung spin. Paano ba? Basta, kailangan matry nyo rin talaga eh. Pero alam mo yun, talagang gets mo na may feedback na talaga. Na, oh, ayan, feedback. Oh, ayan, ayan. Ayun, oh. Oh, napipindot mo. Ayun, ganun. Mukhang na ako si Raulo, pero sana maintindihan nyo. Makaintindi ba kayo ng si Raulo? Pag naintindihan nyo si Raulo, ibig sabihin si Raulo rin kayo, di ba? Ito alam ko, CS switches rin niya, pero may dustproof stem lang siya. So, mas stable to kumpara dun sa mga naunang dalawa. So, yun yung custom switches lang nila. Ito yung mas improve ata. Pero same price lang, lahat ng switches nila nasa 643 pesos. Correction, yung nauna pala, yung CS switches lang nila, 544 lang yun. So, 445 pieces. So, mas mura pa yung dalawang nauna. Kasama yung rose red dun. So, ang jelly black is
linear na 50 gram force ang operating force. Tapos same lang, 1.924 ang travel niya. So ayan. So makita mo dustproof talaga 'yung itsura niya. Saka feel ko wala siyang lube. Hindi pa pre-lube 'tong mga 'to. Pero okay naman sila. Ewan ko, kasi ngayon pa lang ganito. Siguro pag nag-typing na, iba na. Pero kanina, okay naman yung typing experience ko dun. Okay, so isa pa is Jelly Blue. Ito naman ata yung tactile version. Tama ba? Okay. So tactile version ng mga mas magandang custom switches nila. So operating force of 40 gram force. 2 pre-travel, 4 ang total travel niya. Tactile position. Position is 0.3. Tactile force of 60 gram force. So mabigat-bigat siguro 'to. Wow. Kanina kasi black lang eh, 'di ba? So ito mas maganda-ganda. Ganda ng kulay niya, oh. Pero parang mas tactile yung nauna, ano 'yun, yung ocean blue ba? Oh, yung ocean blue. Pero parang mas gusto ko 'to. Pero kasi nga, linear person ako, so mas ayoko yung mas may na-feel. Pero hindi pa rin siya tulad nung Huano Browns na halos wala akong nararamdaman. And lastly, itong Starfish. Okay, so hindi ko na matandaan. Ni-research ko rin kasi sila kung ano mga pinagkaiba ng mga switches nila. Hindi ko na gaano matandaan kung ano tong Starfish na to. Pero linear to most likely. So linear, 50 gram force, operating force, 1.9 pre-travel, total travel of 4. So yung Starfish at saka Sponge, ang pinagkaiba nila sa ibang switches is yung spring nila. So parang dalawa yung spring ata nito. So tingnan natin kung anong feeling. Yun natin pinagkaiba nila. Ayan, ganda no? Halos wala. Pero smooth siya. Promise, smooth siya. Pero siguro pag ano na, pag talaga na sa board na to, pag sabay-sabay na, ma-feel ko rin yung pagkakaiba niya. So feel ko medyo matagal na tong video na to. So thank you again to AkoGearPH for sending me these items. Actually, medyo mahal ata yung mga pinadala nila. So lahat ng items na to, links will be at the description down below na lang, pati yung Shopee store nila. Not so sure lang kung meron sila sa Lazada. So, tingnan nyo na lang kung meron akong nailagay dyan. So, gagawa tayo ng keyboard. Next, sunod na, custom keyboard. Okay. Thank you again, ako. Happy boy. Happy boy. So, like this video na lang kung nakatulong naman ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. And like my other social medias na lang rin, Facebook and Instagram. Sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!